Sa ngayon po, ma'am, no, under your office bilang ating pinuno na Nutrition Division sa MOH Barm, ano po ngayon yung pinagtutuunan natin ng pansin para mas lalo pa natin mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga bata dyan sa Barm community natin, ma'am? Sa ngayon po, ang Ministry of Health po ay tuloy pa rin ang kanyang implementasyon ng iba't ibang services sa buong region ng BARMM na patuon po sa tinatawag na nutrition-specific interventions tulad na pagbibigay po ng mga micronutrient supplements sa mga bata, sa ating mga pregnant and lactating mothers, at ibang mga target beneficiaries po din natin na hindi lang po dito sa mga mothers and children but also yung ating mga women of reproductive age at syempre yung mga kalalakihan din po natin na kailangan din po silang makatanggap ng ating mga health services. Ang ating promotion po ng maternal, neonatal, infant and young child feeding practices in the first 1,000 days. Yun po, itong first 1,000 days po, dapat po binibigyan natin yung 1,000 na araw ng baby from conception, yung sinap na nagdadala ng tao si mommy hanggang maipakanak niya yung baby at darating sa 2 taon ng edad ng baby, dapat po naibigay na natin yung kanilang nutrition, health, and education services po during this first 1,000 days of life ni baby. Then we have po yung ating programs ng Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition wherein meron po tayong binibigay na therapeutic foods, therapeutic milk sa ating mga acutely malnourished children. Then kada taon po, on the first quarter of the year, nagkakaroon po tayo ng promotion and monitoring of child's growth and development, yung ati pong tinatawag na Operation Timbang Plus. Then we have also yung promotion po ng Sangkat Pinoy Seal wherein yung ating mga food products po ay fortified with vitamin A, iron, and iodine po na na-meet po yung 1/3 of the dietary requirements ng individual. And then, of course, yung promotion of healthy diets po to prevent yung mga non-communicable diseases, including overweight and obesity. So, mahalaga po talaga yung healthy diet po talaga dahil it is an important aspect, no, para ma-achieve natin ang functioning and well-nourished na body. Sa celebration po natin ng Nutrition Month ngayong taon, ang Ministry of Health with other BARM agencies, especially yung ating tinatawag na Regional Nutrition Committees, ay very busy nga po talaga to celebrate the Nutrition Month natin for this year. Marami po kaming mga activities na ginawa. In fact, last Monday po, July 3, we had a soft opening po. We held a fun run na dinaluhan po ng iba't ibang ahensya ng BARMM. This was facilitated by all the members of the Regional Nutrition Committee. Yan po. And then, ang Ministry of Health, every Wednesday po, may ginagawang yung NutriQuiz show over our FB page ng Nutrition Division. Open po ito to public at meron po kaming hinandang mga nutrition questions po for to be answered by ating mga listeners na this is to create also no awareness on the importance of nutrition at syempre sa mga mananalo po meron po kaming 100 pesos worth of load po na pinapadala sa ating mga winners. And then po ang pinaka-highlight po will be on July 10. Okay. We will have the ceremonial launching of the 49th Nutrition Month celebration wherein our ministers po, especially from the Ministry of Health, sa ating MILG, yung MAFAR, the SWD, and some other agencies po or the ministers na talagang invited po sila dito at makapagbigay na rin po sila ng kanilang mga accomplishments or kanilang mga mandato when it comes to nutrition program in BARMM. Then we have also po no plans on video making contest po which is open to public and with the CRMC po natin sa dietary services nila ay nagkaroon po kami ng collaboration wherein mag-conduct po ng nutrition assessment and diet counseling. And other plans po na pwede pong i-highlight especially sa ating mga provinces and cities na yung ating mga provincial health offices, they are also doing their mga activities po in line with the Nutrition Month celebration.